to recycle, turn your ugly memories into lessons, into badges of honor for having survived. Turn your ugly memories into beautiful dreams, into wonderful aspirations for a better life. Psalm 90:15. At ang aming kahirapan, palitan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Sabi, Lord, kung paano ang dami ng hirap na nadanas namin, ganun din sana mga araw na iparanas niyo sa amin na masarap, maganda, kaibig-ibig. Napakarami po mga tao umasenso galing sa hirap. Kaya sila umasenso dahil galing sila sa hirap, ayaw na nilang maging mahirap muli. Meron naman mga taong hindi umasenso dahil galing sa hirap. Parehong galing sa hirap, pero anong ginagawa ninyo sa inyong naranasang kahirapan? If you will turn your ugly memories into motivation for you to dream and aspire so that it doesn't become a permanent fixture of your life, then it becomes a badge of honor. Pero pag lagi niyong ginawa, Jesus, mahirap lang kasi kami, kaya nandito ako ngayon, lasenggo. Mahirap kasi kami, kaya ito ko ngayon, batugan. Mahirap kami, kaya ang dami-dami kong anak. Mahirap kami, kaya ito kami ngayon, palaboy-laboy. Hindi ka natuto. Pero may mga mahirap na sabi, isinumpa kong hindi na ako magugutom muli, kaya ako nagsikap. Isinumpa ko, no, na hindi na ako titira uli sa ilalim ng tulay. At para kang si Scarlett O'Hara, na sabi niya, I shall never go hungry again. Sa isang napaka-classic na pelikula. So pwede niyong gawing pabigat sa buhay niyo, yung memory ng kahirapan. Pwede niyo rin gawing pampalakas ng loob niyo so that you will achieve greatness. The same poverty can make you succeed or fail. The same memory can make or break you. So why allow yourself to be broken when you can be made? It is your decision. Most people who come from suffering but had great dreams, they were able to achieve a lot. Sa katunayan, mas masarap nga yung kumisang galing sa hirap eh. Yung mga magulang, alam nyo siyempre pag nagiging matanda na ang tao, nagiging mukhang pera. Kasi gusto na maging comfortable, marami nang nakitang hirap. Kaya anak, sino ba yung naliligaw sa'yo? Mayaman ba yan? No? Pagka mahirap, naku, nakasimangot ang magulang. Pag mayaman, de kotse, ilalabas ang maruya. Lalagyan pa ng condensed milk para special. No? Alam nyo mga kadalagahan, naghahanap kayo ng mapapangasawa, huwag nyong hanapin yung mayaman o yung laki sa yaman. Kadalasan, hindi niya alam yung halaga nun. Kahit mahirap, basta may pangarap, basta may ambisyon, mapapatino ang buhay nyo doon. Pero yung mayaman na walang ambisyon, hihirap din yun. Mawawala rin yun. Hindi ka pintasan na maging mahirap, basta meron kang pangarap at meron ka ambisyon. Mas mabuti nga yung galing dun eh, dahil ayaw na niyang bumalik. Yung mga hindi nakaranas dun, baka mag-excursion pa para maranasan. Kaya hindi ka pintasan yun. Huwag niyong gagawing negative aspect that you were poor. Just be motivated. And then you become more loving and you become kinder to the poor when you are no longer poor.